Finally, nakapag-set na kami ng appointment for Siza's passport through online. At nakaschedule kami sa DFA Robinson's Mall. Pagkadating namin, pina-check lang namin yung mga dala naming requirements dito sa information. And since priority nga ang mga toddlers, pinapasok na kami kaagad. Ito nga pala yung dala naming passport requirements for Siza. Application form, PSA birth certificate ni Siza, PSA marriage certificate namin, valid ID, and lahat ng yun ipapa-photocopy nyo. Maya-maya, tinawag na kami. Medyo kabado nga ako dyan kasi baka hindi mag-participate si Madam. Kailangan din pala makita yung ears and forehead ni baby. Nagkataon nga na hindi ko pa naipitan si Siza. Buti na lang, meron silang pinairam sa amin na hairpin. Naging participative naman si Siza. Natagalan lang kami kasi nagsasmile siya, nalabas yung ngipin, which is dapat hindi daw makita. And nagsaslant yung kanyang head, tsaka dapat daw nakatingin yung eyes sa camera. Kaso si Madam na de-distract. May palabas-labas pa nga siya ng dila. Silly face daw. Nakailang beses din kaming ulit, pero buti na lang may nakuha ang magandang angulo kay Madam. O diba, cute-cute yarn. Finally, natapos na rin kami and sobrang smooth nung transaction namin. Bye. Yun lang, bye!